Okay, what's up, Kinatics? Mag-upgrade na tayo ng M.2 ngayon. NVMe router. At, yan, tuturo ko na rin paano mag-upgrade ng ano, MSI laptop. Tara! Nandito na tayo sa ano sa Manila sa Sampaloc ka big sa. Oh, nandito. Yan. Yung bagong lipat pala eh, kaya ano eh. I-upgrade tayo ngayon ng ano laptop gaming eh. Bumil. Buti may malapit na ano dito, malapit na bilihan. Narinig ko bigla doon sa huling nagpagawa sa akin eh. So, papasukin na natin yung ano, yung place. Yan. Kaya, iwa ko na yung chinelas. Yan. Namiss ko tong laptop na to. Yan. Uli. Ano ba ginawa ko dito last time? Ang chinek nyo lang kung ano ko yung pwede yan. Oo. Yung chinek ko. Yan o. Pagawa. So, ang gagawin natin for today is mag-upgrade na tayo ng ano neto. Meron tayong G.Skill na ano na RAM DDR4 2400 kasi nga ano eh, para bumangga dun sa ano. Nagawin natin 12GB. At itong Kingston, binili ito sa Dynaquest kanina. So, wala, yun lang masasabi ko. Tara. A few inches later. For today, ang gagawin natin is itong GB628RC na ano na tawag dito MSI na laptop. Gaming actual gaming level na to actually. Gagawin natin upgrade natin tong kakabit na natin to. Ito yung gagawin natin OS. Pero first of all muna gagawin muna natin this one, itong SODIMM na RAM na ano. SODIMM RAM na 2400 MHz na ano. Kasi nga ang issue dito is kahit sa inyo itsura ng laptop ah, mabagal siya. Mabagal siya mag-load. Dahil nga 1TB na WD yung ano naka-install, which is HDD. So gagawin natin first is i-shutdown muna natin tong ano, tong unit na to, tapos then mabaklasin natin. So papakita ko na rin later on yung ano, yung pag-disassemble. Medyo matagal nga lang, pero skip na natin itong part. So, tuloy natin. Una, gagawin natin bago natin install yung RAM, which is ito yung kakabit natin. Itong mga screw na to, tatanggalin natin to isa-isa. Ito. Yun. So, kapag natanggalan natin, ikakabit natin to. For testing purposes lang, gagawin lang muna natin para ma-12GB natin yung memory. Which is mabilis na naman. Ang question na naman here is ano. Buti na lang is na-identify kaagad natin yung ano, yung frequency. Yung frequency ng memory. Kasi nga, kasi kung hindi natin alam, masasayang pera natin. At least may idea na. Kasi ito yung nagiging malinang ano eh. Nagiging malinang karamihan na nagkakamali ng bili. Pero kung mabili man, kung ano, magkamali man tayo, gagawin na lang natin, second move natin, tatanggalin na lang natin yung ano, yung tawag dito, yung 4GB. So magiging 8GB lang to, pero mas better 12GB to, mas agad lang natin somehow. Ito lang yung pinag-uusahin yung is, ano, bawal yung 266. Hindi mo siya bawal, pwede naman yun, kaso nga, bababa si 266. Bababa siya sa 2400 MHz, so which is hindi natin ano, hindi natin pwedeng gawin niya, which is hindi dapat natin gagawin niya kasi nga una sayang sa pera, pangalawa kung parang ano, sayang lang din yung sayang lang din, number one sayang din talaga, sayang na sayang din talaga yung mangyayari dun sa ano. So gagawin natin, kakabit na natin kaagad yung ano, kaya sinabi ko 2400 tayo para at least
hindi ano, ma-maximize natin yung ano, yung RAM size na ano, so magiging 12 gig na 2400. So hindi naman kasi ako magdadala kasi naman nito is this one eh, itong M.2 ang magsasalo eh. So wala parang ano, ang trabaho na lang ni Ran is yung humanda na lang ng dami ng task. Minsa loading time naman si M.2 ang bahala. Pag may laro po, pwede po ang i-elevate yung laro sa SSD. Actually, ganun na yung gagawin natin doon eh. Si kay M.2 na talaga tayo babato ng ano, ng laro. For ano lang talaga yun, for maximization ng ano, ng loading time. Actually, ano na talaga yun. Talagang magiging given na talaga yun. So, natanggal na natin yung this one at ito, ingat. So hindi na ako gumamit ng anti-static ano, eh, restrap para lang ano, eh. Kasi ganun din naman yung pupuntahan eh. So check natin muna kung may mga screws pa. So medyo mahirap ano to, gagamitan na natin ply tool. Oh shit. Punta ply tool na tayo from here. So medyo ano to eh. Same lang sya nung ano. Skip na natin din tong part na to. A few inches later. Pag sa pagkabit natin ng RAM, ito yung base nung ano, nung laptop. So ito yung hard drive. Ito yung M.2 slot natin, na which is ito yung papangkabit natin sa Kingston. Then ito yung RAM. So ang nakalagay dito is ano, then ito yung battery. Ito yung battery nung laptop. Kakabit lang natin to. Kakabit natin tong isa. Itong ripjaws natin, G.Skill Ripjaws ni ano. So meron na siya. So ito, pag ginawa ka niya siya, usually dapat sa edges to ah, sa mga dulo-dulo. Pag kinabit niya siya ganito, ito niya yung mga ano, yung ito, yung ngipin, yung gap. Kabit nyo lang siya dito. Nakakabit na siya. Ito yung parang heat spreader niya eh. So, ngayon nakakabit na. I-on lang natin itong ano. So, okay na yung RAM. Naka-upgrade na. Itatest na lang natin kung gagana. So, yun. Babalik lang natin to. Pero hindi pa natin siya i-screw kaagad. Yan. So pag in-open natin, let's see. So i-open natin tong laptop. Nakaano ba to? Kabit natin ulit. Yan. So i-boot up natin yung ano, yung laptop. Che-check lang natin kung magdi-display. So yan, in-upgrade na natin yung RAM nito. So ito yung pinaka usually ginagawa ko sa upgrade. This one, 12 GB na yung ano, 2400. So check natin yung sa task manager. Sa task manager kung ano yung ano niya, frequency. Usually, ang binigay ko kasi na pinabili ko na frequency kasi ng RAM is 2400 MHz. Dahil nga sa loading time lang naman ng ano, is dadalhin na netong this one ng NVMe M.2. Actually, highly supported na netong laptop na to. Check natin sa performance yung ano, yung RAM.
So, medyo matagal siya. Pero ang gagawin na natin kasi from here kasi is fresh install na kaagad. Galing sa Windows. Tatanggalin lang muna natin sandali yung hard drive para maibot lang natin dito. So, ito na siya. Kingston. Kingston yung ano. Yun o. Mapapansin nyo, sobrang bagal nung ano. Mabagal siya dahil nga naka-hard drive. Pero, both 2400 MHz yung ano. So, gagawin na natin siya. Shutdown na natin. Pero, sabi ko nga, gusto ko muna makita yung ano. Yung pinaka ano. Yung pinaka laman nito. Pero, kung ano naman is since naman ito yung din yung laptop ko. Check nyo lang ng mga messages. Shit. Mga messages na ano. Ayan. Ayan, may mga nang ano. Ah, ayan, may natanong na. Balikan ko yung maya-maya dahil I'm busy. Ayan! Slot 1. Ang ano kasi dito, ang memory natin here is yan. Two slots na 24 MHz, 24 ano. Pero ang kinabit natin dito is isang 4 gig at isang 8 gig. So, okay na. So, install natin yung ano, yung NVMe SSD. So, ito, tinanggal ko muna to kasi may OS to na Windows 10. 1 terabyte to na, ano, gagawin natin backup drive. Then, ang kakabit natin is this one. Yung m.2. So, i-unbox na natin to. Actually, unbox na natin. So, ang pagkabit ng m.2 SSD, yung NVMe natin is dito sa PCI slot. Yung itong lane na to. So, i-unscroll lang natin tong isa. Pagka-unscrew natin, balik natin yan. Pero hindi pa natin babalik yung screw nung ano nung base kasi nga mag-i-install pa tayo na babalik natin yung ano. Ang itsura ng M.2 is this one. Yan, ganito lang yan. Pero ang laki ng storage niya, 240 gig. Ang pagkabit niyan is ganito. Kabit nyo lang siya dyan. Yan o. Ako. Ipa-flatten nyo siya, then screw. Yan, kailangan naka-screw. Yan, ano nyo lang siya. Then, M.2 drive na siya. Kakabit natin yung screwdriver. So, dito na tayo mag-i-install ng Windows 10 na, ano, Windows 10 Pro. So, mapansin niyo ito na siya. Nakakabit na yung M.2, naka-upgrade na rin. So, 12 gig na yan. Sigurado yan, mabilis na yan. Sinasabi nga ni Kingston, 35 times faster. Baka nga hindi pa eh. Baka doble pa yan eh. So, yun, mag-i-proceed na tayo sa pag-install ng Windows 10. Yun.